Come Holy Spirit, come Holy Spirit, sama mong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala. Sa mapagpalang araw po ngayon na Martes, Pebrero 7, taong 2023, welcome to Hold the Line. Ang gospel po ngayon ay hinango natin kay San Marcos, Kapanata 7, talata 1 hanggang 13. At sa Bible po, meron po itong title na Ang Minanang Turo. Sabi dito kapatid, paggalang nahandog sa akin, bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito nagbubukal. Sa unang bahagi ng gospel, makikita natin na sinita ng ating Panginoon sapagkat yung mga alagad niya daw ay kumakain ng hindi man lamang naghuhugas na kamay. Anong gustong ipakita dito ng gospel? Na magmumukha kang malinis sa tao dahil naghuhugas ka na kamay bago ka kumain? Yes, yung panlabas, makita na malinis ka. Pero deep inside sa puso mo, punong-puno ito ng galit, sama ng loob, binanakit, kakalayan, at kasalanan. Kaya sinabi ng ating Panginoon, sa bibig sila nagpupuri at hindi nagbubukal sa kanilang puso. At ito po yung hamon sa atin ng gospel. Kapatid, tayo ba'y nagpupuri sa ating Panginoon? Pero hindi naman nanggagaling sa ating puso. Bagkos, pagpapakimbabaw lamang. Pagkukunwari, peke, o yung pag-aartista. Ito po minsan at madalas ang nangyayari sa atin. Hindi lamang po sa mga mananampalataya, kung hindi sa mga magkakaibigan, sa loob ng tahanan, sa loob ng opisina, mga nagkukunwaring nakangiti, pero hindi mo alam sa deep inside pala sa kanila, punong-puno sila ng galit, tampuhan, at pagkakabahabahagi. Mga peke o mga nakangiti sa panlabas, pero umiiyak naman sa panloob. Kaya siguro ito yung prayer natin sa unang bahagi ng gospel. Lord, tulungan mo kami na huwag maging mapagkunbaba, huwag mapagpaimbabaw, huwag mapagkunwari, at huwag maging peke. Bagkos linisin mo ang aming puso upang kami maging totoo, bukal sa aming puso, at higit sa lahat, transparent. Kung ano man yung ginagawa namin, ay siya rin ang nanggagaling sa aming puso. Yun po yung una natin pag-pray. Sa ikalawang bahagi, nagpaalala ng ating Panginoon na igalang natin ang ating mga magulang. Nakakalungkot na isipin na yung mga tao ng unang panahon, pinipilit nilang labagin yung batas ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong mga magulang, pero ang mga tao gumawa ng batas na sarili nilang batas na kung ang pera mo, ang yaman mo ay iaali mo na sa ating Panginoon, pwede ka na daw hindi tumulong sa iyong magulang. Nakakalungkot isipin. At ito po'y nangyayari hindi lamang noon, kung hindi nangyayari pa rin ngayon. May mga anak na pilit tinitiis ang kanilang mga magulang. May mga anak na hanggang ngayon ay hindi nila mapatawad ng kanilang magulang. May mga anak na hanggang sa ngayon punong-puno ng puot, punong-puno ng galit para sa kanilang parents. Maaring nagkamali ang ating mga magulang. Maaring nagkamali yung mga elders natin. Pero this is time. Sabi ng ating Panginoon, ito lamang ang utos ng Diyos na may kalakip na pangako. Na kung sino man ang magmamahal sa kanyang magulang, ay bibigyan niya ng mahabang buhay. Kapatid, life is too short. Ito na yung pagkakataon. Pinaalalahanan tayo ng gospel. Hindi lamang huwag maging peke. Hindi lamang na baguhin ang pagiging peke at maging totoo, kung hindi tayo ngayon ay hinahamon ng gospel ngayon na mahalin ang ating mga parents, patawarin kung sila'y nagkasala at muling buuin ang pamilyang itinatag ng ating Panginoon. Let us pray in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amang dakila, maraming salamat po sa araw na ito sa pagpapaalala mo na huwag po kaming maging peke, huwag kaming maging artista na ang panglabas namin ay different sa panloob namin. Panginoon, ikaw na pong bahala sa araw na ito, pagpalain mo po kami, pagpalain po ang aming mga magulang. Ano man po yung aming mga nagawang pagkakamali sa aming parents, nawa mapatawad po kami nila. At kung ang mga parents po namin ay may nagawang pagkakasala sa amin, nawa mapatawad din po namin sila. Ikaw na pong bahala, turuan mo kaming magmahal, turuan mo kaming umasa, at patuloy na magtiwala sa iyong kapangyarihan. Sinusuko namin lahat ng ito na may pagpupuri pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Shoutout ko lamang po
Yung isa sa mga naging boss ko, isa sa mga naging mentor natin, naging PCP commander ko, naging buddy-buddy ko noong mga panahon pa namin ng cigarette time. Walang dili iba po, yung nakausap namin nung nakaraan ng SPD conference, yung dyan po ginanap sa Makati Polo Club, Police Colonel Jaime Jimmy Santos, sir, ang COP po ng Las Piñas. Shoutout po sa inyo, napapatuloy po kayong pagpalain po ng ating Diyos na buhay. Muli-muli po, mula po dito sa Makati City Station, patuloy po na bumabati ng sabi ang ilingkod, just hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless!